Hindi babaguhin ang kasalukuyang liderato ng Philippine National Police o PNP ang kanilang estratehiya. Laban po yan sa nagaganap na krimen sa harap ng komento ng dating PNP chief at ngayon mambabatas. Nakulang daw sila sa asim at arayba. Naniniwala naman si PNP Chief General Rodolfo Azurin na dapat bigyan ng pagkakataon ng mga kriminal para magbagong buhay. Detalye mula kay Mar Gabriel. Walang nakikitang rason si PNP Chief Police General Rodolfo Azurin para baguhin ang kanilang estratehiya laban sa krimen at ilegal na droga. Sa harap ito ng komento ng dati nilang PNP Chief na si Senador Ronald Bato de la Rosa, nakulang sila sa asim at arrive, kaya hindi natatakot ang mga kriminal. Panahon ang nagsasabi kung ano ang leader na kailangan po natin. So I really have high respect sa lahat po ng mga naging chief PNP po natin. They had their high days. So napakataas po ng pagtingin ko sa ating mga chief PNP natin, lalo na po kay Senator Bato. But for me kasi, the very reason that's why sinasabi natin na we value the preservation of life and that hindi po natin kailangan na pagtatakutin ang mga kriminal because very clear naman po ang guidance po ng ating mahal na presidente to make this country a safe place whether they are inside or outside of their home. Naniniwala si General Azurin na dapat nabigyan ng pagkakataon ng mga kriminal na magbagong buhay. Pag ang isang kriminal, pinatay mo na, we just ended yung suffering niya at that very instant. But when we start investigating, filing cases, and arresting this criminal at place them behind bar, if they still have 30 years to live in this world, sa araw-araw po na paggising po nila, araw-araw po nilang pinagsisisihan ang krimen na nagawa po nila sa ating mga taong bayan. Nilinaw din ni Azurin na hindi sila nag-aalangan dahil sa mga batikos sa war on drugs at ang planong imbestigasyon ng ICC sa umano'y mga human rights violation ng dating administrasyon. Ginagawa lang daw nila kung ano ang tama. Hindi natin sinasabi na mali yung ginagawa ng ibang kapulisan po natin. Kasi po, ang very basic po dyan, if pag ang kriminal ay lumaban, very basic naman po siguro yon na tatanggapin na lang ba ng ating polis yung mga bala. Definitely, they also have to defend themselves. Pero kung yung tayo pang mag-instigate, wag naman. Because hindi ho yun ang mandato natin bilang polis. Hinamon din ng heneral ang mga dati nilang opisyal na tulungan ng mga pulis na nakasuhan dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin. I think we also need to call po yung voluntary na support po ng mga past leaders natin dahil yun po ay nagtrabaho po ang ating mga pulis, pinakita po nila kung gaano po sila kadedicated and sana naman po suportahan din po sila ng mga past PNP leaders natin. Nakahanda ang kasalukuyang liderato ng PNP na muling pataasin ang moral ng mga pulis na nakakasuhan nang dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Yan ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial at legal support sa kanila. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang po at mag-subscribe sa @net25tv.